Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto sa araw na ito. Ang ating aralin, ang ating asignatura ay aralin panlipunan para sa ikalawang baita. So bago tayo mag-umpisa sa ating aralin ngayong araw na ito, mayroon lamang akong ipapakiusap sa inyo na kung maaari sana ay humanap kayo ng lugar sa iyong tahanan na hindi kayo, pumuesto kayo sa iyong tahanan na hindi kayo dadaan-daanan ng iyong kasabi ng pamilya. Maghanda rin ng lapis at papel para sa gagamitin natin sa mga susunod nating gawain. So, ayan, umpisa na natin ang ating aralin. Balikan muna natin ang ating napag-aralan nung nakaraang aralin. Panuto. Ipalakpak ang kamay kung ang sumusunod na mga salita ay nagpapakita ng kaugaliang dapat taglayin ng isang pinuno at ipadyak ang paa naman kung hindi. Responsable. Tama ka, ipalakpak ang kamay. May disiplina sa sarili. Magaling, ito ay tama. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Pangatlo, makasarili. Ipadyak ang paa. Pang-apat, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad. Pagpalakpak ng kamay. Pang-lima, modelo at huwaran sa magandang gawa. Tama ka, palakpak. Papalakpak ka, tama yan. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Magaling! Ito ay isang komunidad. Ang bawat bahagi ba ng komunidad ay may namumuno? Tama ka! Mayroong namumuno sa bawat bahagi ng ating komunidad. Kilala mo ba ang taong ito na nasa iyong paligid? Magaling! Siya ang ating pangulo ng ating bansa. Ang bawat komunidad na ating pinagbilangan ay may mga pinuno na inihalal ng ating mamamayan. Pwede rin ang mga pinuno na nasa ating mga bahagi ng ating komunidad. Sila ay tinakda ng isang inapoy, diba? Sila ay itinakda ng isang na mas nakakataas sa kanila. Mas namumuno sa kanila na mas nakakataas. Ano ang pagkakaiba ng pinuno pamumuno? Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pinuno ang siyang nangunguna at nangangasiwa sa gawain itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ang pamumuno naman ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Ngayon, aalamin natin ang mga namumuno at mga mamamayang nag-aambag sa kaunlaran ng ating komunidad. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Ito ay isang barangay hall. Ang namumuno sa isang barangay hall ay ang ating barangay kapitan. Ang barangay kapitan ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. Ito naman ay paaralan. Sino kaya ang namumuno? Ang principal. Ang principal ang namumuno sa kaguruan ng isang paaralan sa komunidad upang maghatid ng tamang edukasyon na kailangan ng mga bata upang matutong magbasa, magsulat at magbilang. Ang ating barangay health center naman ay pinamumunuan ng ating barangay health center, pinamumunuan ng isang doktor. Ang doktor ang katuwang ng mga barangay health worker upang magbigay ng libreng servisyong pangkalusugan. Ito naman ang simbahan naman, ang siyang namumuno o sila ang mga taong nagbigay na o naghahatid ng salita ng Diyos sa isang komunidad. Sila ang namamahala o namumuno sa isang simbahan.
ang ating ama o ina o ang ating mga magulang sa ating tahanan, ang sila naman ang namumuno sa isang pamilya. Ang ating tahanan ay bahagi ng isang komunidad na kung saan ito ang unang lugar na hinuhubog ang mga bata, ang kanilang mga magulang sa kanilang kinabukasan. Ang ama o ang ina o ang mag-asawa ang namumuno sa kanilang mga anak upang lumaki silang may respeto sa kapwa at pagmamahal. Tandaan, mahalaga ang isang pumuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran ng isang komunidad. Dapat taglayin ang isang pinuno ang isang katangian ng pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakaligtasan. Kailangan ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng isang komunidad, organisasyon o samahan. Tingnan natin kung may natutunan ka naman sa ating napag-aralan ngayong araw. Ngayon, ihanda ang lapis at papel na iyong gagamitin para sa mga kasagutan mo. Panuto. Tukuyin at isulat sa iyong papel kung sino ang namumuno batay sa larawang ipinapakita. Ayan, yan ay tahanan. Sino ang namumuno dito? Magaling! Ang tawag sa kanila ay ang ating ama o ina. Si principal naman ang namumuno sa ating magaling sa ating paaralan. Yan ay Barangay Health Center. Sino ang namumuno dito? Tama ka! Ito ay doktor. Katuwang ang mga barangay health worker. Simbahan. Sino ang namumuno sa isang simbahan? Sa simbahang katoliko. Tawag sa kanya ay pare. Ang galing-galing mo, pare. Barangay hall. Sino ang namumuno sa kanila? Tama ka, barangay captain o barangay kapitan. Doon nagtatapos!